Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting, we seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kanya, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba? O ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buho ko. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Filipinos have many bills to pay: tuition, rent, food, and transportation. But this should not be an excuse not to become wealthy. There's a simple secret to building wealth. No complicated schemes, no impossible tasks. It's called steadily saving. Simple, effective, yet not being done. Why? Research shows that from over 100 million in population, only 4 out of 10 Filipinos have savings. Of these 4 people, only 32% have bank accounts. The same research also found out that 4 out of 10 households have no emergency funds, while the other 6 have very little spare money. 4 out of 10 Filipinos spend more than what they earn. Sounds familiar? The others save the little amount left after all their expenses. Most Filipinos are not ready for retirement. By the year 2040, 20 million Filipinos are retirees, which is about 16% of the whole population. 7 out of 10 of these retirees will depend on the meager government pensions like SSS or GSIS funds, which cannot even catch up with inflation. Sadly, most of our senior citizens will be dependent on their children financially when they retire. This puts an additional financial burden on the children, who have their own bills and expenses to take care of. This is a daunting, vicious cycle. Many financial products and services are available to us today. With the right information, guidance, and training, everyone can retire comfortably. Sadly, only 8% of Filipinos are aware and have been investing in these options. It all starts with steadily saving. The earlier, the better. Financial literacy is such an important life lesson that even the Department of Education has adopted courses to educate students before they finish high school. Steadily saving, the sure way, the only way to financial freedom. This is Brother Bo greeting my IMG family, and I miss you, and I should be there with you right now, but I'm in Australia. I'm preaching to the feasts in Sydney, Brisbane, and Melbourne, and so I miss you today, but I really wanted to speak to you, so I'm doing this video, and I hope you listen well, and I hope you open your heart to the message that I want to give to you, which I believe God wants to give to you, and it's a very simple message. I was preparing about this whole course on entrepreneurship, and then it shocked me when I realized something. It just blew my mind. You know, a light bulb came as I was reading the life of Jesus, and I said, wow, I never thought of it that way, that Jesus was a businessman.
You know, for the longest time, you know, spiritual people are supposed to be focused on heaven and focused on God and focused on religion and focused on prayer and focused on the Bible and not about money and not about business. But Jesus himself, I realize now, was a businessman. How long? He spent more years as a businessman than he spent years preaching healing and driving out demons. Jesus spent 17 years as an entrepreneur and only 3 years in the ministry of preaching healing and driving out demons. Amazing. You know, during that time, during biblical times, at the age of 13, you would already apprentice with your father. And in Mark chapter 6, verse 33, you know, when Jesus was already preaching, you know, the people said, "Hey, wait a minute, is he not the carpenter? Didn't he? Wasn't just a few years ago he repaired our jacuzzi? He repaired our two-car garage?" I'm just kidding. But they saw him as that carpenter. Now, Jesus, think about it. He did the normal stuff of marketing his services, of accounting, of collecting payments, of answering complaints from customers, and paying taxes. He was doing all that. He was designing and repairing and selling his services. Jesus, he sanctified business. So my point to you is this, IMG family, I want you to be happy that God has blessed you with your business. Your service, your product is the financial freedom, financial well-being of your customer. That's what you want. That's what you're selling. And you go out there with pride. You go out there with joy. There's nothing to be ashamed of a business. This is your business, and I pray that God prosper you. The other thing I want to share with you is this. In a business, there are ups and there are downs. And I'm sure that you've gone through your downs. And the way I want you to look at your downs, I want to change your perspective. You know, King David, before he became king, he was a young man who fought Goliath. And before he fought Goliath, he was but a shepherd. He was a lowly shepherd. You know, today when you say shepherd, you've got this nice, cute, you know, wonderful, nostalgic picture of a guy with broad shoulders who looks like Brad Pitt, you know, carrying a lamb over his shoulder. You know, during that time, they looked down at shepherds. He was a common laborer. He was not very nice, and then he was muddy and dirty and smelly. Anyway, David was a shepherd. And then when he fought Goliath, at least when he volunteered, King Saul said to David, David, that guy's a giant, that guy is huge, that guy's a monster, you're but a kid. Hello, are you sure you want to do this? David said, I fought and defeated the bear and the lion when I was a shepherd. I love that when he said that. You know why? Because you do not win the battle in the battlefield. You win the battle before the battle begins. And so David won over the giant Goliath, not in the battlefield. David won over Goliath when he fought the lion and the bear and defeated them as a shepherd. So when he was a shepherd, And he was supposed to guard the sheep, and he saw the lion and he saw the bear, he could have run away. He could have told his father, "Dad, look at this. There was a lion and a bear. We lost a few sheep, you know. I'm not trained to do that kind of a thing." But no, he saw the bear and the lion as training. And here's my message for you. I know some of you, you're going through some difficult time. Maybe you're going through rejection, and the sting of rejection is taking a toll on you. People that you trusted and people that you respect look down on you and what you're doing. Maybe you're frustrated right now because, you know, you want to see growth, but the growth is not happening. Whatever you're going through, here's what I want to ask you to do. Look at everything as training. You are facing your lion, you are facing your bear right now.
And hey, if you see this as training and you endure and you persevere and you don't give up, it is training you, what? Because the Goliath is coming. And when you're able to defeat the lion and the bear right now, you will have all that you can need to defeat the Goliath. And when you defeat the Goliath, you know what's gonna happen? You're gonna become king. You're gonna become king. Always choose growth over money. And I love saying that. It's a spiritual principle that I live by and I've been sharing it to people. Because if you choose growth, the money will follow. But if you choose money, the growth will not follow. Make that as a personal mantra, a spiritual principle in your life. Always make that decision. Grow in your personal life, grow in your intellectual life, grow in your relational life, grow in your spiritual life, grow in your personal spiritual life, because when you do and you choose growth, the money will follow. See everything as training, because bigger things are going to happen in your life. God's abundance will flow in you like a river. That's my prayer for you. Thank you so much that I'm part of the IMG family, and I greet you with all love and prayer. May more of His love flow in your life. This is Brother Bo Sanchez saying, live a fantastic life. Hello everyone, kamusta? And welcome to my channel. And kung bago kayo sa channel na ito, huwag niyong kalimutan na i-like, subscribe, and i-click yung bell para sa mga panibagong video na i-upload ko. Siyempre, huwag niyo rin kalimutan mag-comment at saka mag-share. Pa-share niyo sa mga kilala niyo, sa mga kaibigan niyo, di ba? Global IMG is a global financial literacy campaign. Ang tinuturo sa atin, tinuturo sa mga gustong matuto, building your future. Yan, ang mission ni IMG is 10 million financially educated families by 2025. So, ayun yung book ni IMG, The Savings, The Secret to Savings, Building Your Future. So, and ako nga ulit si Michael B. Maniklang, isa ako sa financial educator ng IMG. So, isa rin ako ang entrepreneur at investor. So, ayan. Samahan niyo ako sa True Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. Today, I ask you to bless me so I may become a blessings. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have. I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as a channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. And so, share ko to sa inyo. Siyempre, yung panganay ko na anak, share ko yung kanyang ano, Soldibo, di ba? Yung millennial na edad. So, nung nag-join siya kay IMG, yung 5,500 niya, automatic doon yung 1,000 na punta ng Soldibo. So, kailan siya nag-join? Nung February 1, di ba? Ngayong year lang na yun, 2020. So, magkano yung NAV niya, yung net asset value, di ba? Yun yung presyo nung niligay yung 1,000 pesos niya. So, magkano yung nabili niyang share? 1,274, di ba? So, accumulated number of shares, yan, yun yung 1,274. E nagdagdag uli siya ng March 5. So, nilagay niya 10,000. E, syempre,
na masyado siya ano eh, na educate na, di ba, na nabuksan na yung isip niya na ilagay niya ng tama, ng nasa tamang vehicle yung pera niya. So first stage pa lang yan. Magkano niya nabili yung ano, yung presyo ng share niya. So mapapansin niyo, di ba, kumpara dun sa nauna niyang binili na 1,000, ba't baba? Normal yun kasi ang stock, siyempre, nagpa-fluctuate yan. Pero, dapat makita natin dun yung silver lining niya. Hindi ibig sabihin na bumababa yan, eh, matakot ka kasi maubos yung pera mo. Hindi ganun. Siyempre, yung pinag-i-investan natin, diversified yan sa mga top companies. Hindi yan sa isang, ano lang, sa isang company lang, di ba? Siyempre, nakakalat yan. Hindi yan basta-basta mawawala. So, magkano nabili niyang share nung sa 10,000 niya? Nakakuha siya ng 13,831, di ba? So, yung accumulated niya, 1,274 plus yung 15,105. So, kung titingnan niyo yung current value nung ano niya, nung number of shares niya is mababa, di ba? Ito yung sinasabi na huwag niyo tignan yung akala niyo bagsak yung presyo niya. Kaya nga sinasabi, tinuturo kay IMG, ini-educate tayo na monthly lagi natin yan. Para ibig sabihin, bili lang tayo ng bili ng stocks, di ba? Bili lang tayo ng bili ng share. Kasi isipin niyo, kapag tumaas ng piso yan, so tingnan nyo maigi. So, yung 10,000 niya, pag tumaas ng piso itong 15,000, so magkano'ng tinubo niya, di ba? So, napakasimple, di ba? Parang, wag nyo tignan na akala nyo, lugi na kayo, hindi kayo lugi dyan. Yung sinasabi na kailangan ma-educate tayo para hindi tayo basta-basta kayang anuhin, yung kayang matakot, di ba? So, ayan, parehas lang kami ng dashboard. So, huwag niyong panghinayangan yung 5,500. Napaka-simple lang ng halaga, pero lifetime na benefits naman, di ba? As a member. So, ang kailangan lang natin is ma-educate para hindi tayo basta-basta huwag tayong maghanap ng mabilis na kitaan. Kasi kapag ganun yung ginawa natin, medyo ano yan, nakakatakot. Ngayon, kung gumagawa tayo ng mga business na online sale, o kaya ano mga active na income, yung tinatawag na active income, okay lang yan. Pero dapat, makita nyo rin yung isang side na pangmatagalan. Kumbaga, kung iisipin nyo, yung mga active nyo ngayon, yun yung mahalaga na part, di ba? Yung mga susunod na panahon o kaya susunod na takbo natin, yun yung mga napapansin natin na hindi mahalaga. Parang hindi natin napagtutuunan ng pansin. So, siyempre, ini-encourage ko kayo na mag-join, huwag yung panghinayangan. Mas lumalim pa yung kaalaman nyo sa ano, sa IMG. So, ayan yung aking dashboard. Ayan. Ayan yung aking personal accident insurance. Ayan yung sa Vision Care. Ayan yung ID ko. Tapos, ayan yung sa Kaiser Medical. Di ba? Ayan yung pwede ka magpabunot o palinis ng ngipin. Ayan. So, ayan. Ayan ang bestseller book ni IMG. Sa likod nito, merong financial education is not just for the wealthy. It's for everyone. So, ang book na to ay hindi para sa mga mayayaman, di ba? Mga wala siyang pinipili. Kahit sino, kahit anong estado ng buhay mo, nagtitinda ka sa palengke,
Nagtitinda ka ng ice cream, bus driver ka, conductor ka, jeepney driver, tricycle driver. So, pwede kayong matuto, di ba? Sabi nga, knowledge is power, but applied knowledge is powerful. So, yan. Yan yung pag-uusapan natin. Yan, isi-share ko sa inyo. What is International Marketing Group o IMG? What are the benefits of IMG? Ang IMG ay merong 30 benefits, di ba? So, yan. Share ko din sa inyo na siyempre sa mission ni IMG na hindi rin niya inaalis o nawawala yung abundance formula. So, ang sinasabi dito, yung 100% ng income natin, siyempre dapat magbigay tayo kay God. Siyempre, yun yung tithes na 10%, di ba? Tapos, yung 20% doon, yung sa savings natin. Yung matitira doon, yung 70% para doon sa mga panggastos na natin, di ba? So, yes, IMG pinapractice to. Siyempre, mas maganda yung nagtatites ka para naman mabless ka, di ba? So, ayun yung 8 Secrets of the Truly Rich kay Brother Bo Sanchez, 10-20-70. Ayan, the Abundance Formula. So, ayan. Kung bago kayo sa aking video, daanan lang natin itong The X-Curve Concept. Sa nauna kong video, wish ko na mapanood nyo din, di ba? So, meron dalawang klase ng line sa buhay natin. Isang, yung blue line, yung money line. Yung red line is yung responsibility line. So, kung hahatiin natin yung dalawang yan, sa left side, siyempre, ang sinasabi dito, habang bata tayo, pagtanda natin, dapat mayroon na tayong naipon. Diba? Habang nagtatrabaho tayo, yan, nagkakaroon tayo ng income, mayroon tayong, dapat yung pera natin is pataas. So, sa nangyayari ngayon, baliktad, di ba? Minsan yung responsibility line na red line, habang kahit na nasa age tayo ng nagtatrabaho na tayo, sabihin na natin mga 18 years old, di ba? So anong mangyayari? Bata pa tayo, andun na yung responsibilidad natin. Kasi anong nangyayari? Hindi natin na practice ng tama yung pag-save, di ba? So, ayan, kay IMG, yan, tinuturo yan. So, kung mapapansin nyo dito, kasi, siyempre, sa kaliwa natin, meron tayong mga pangangailangan. Yung mga pangangailangan na yan, yung food, shelter, clothing, education, health, debt loan. So, habang tumataas yung edad natin, nagtatrabaho tayo, yan yung mga responsibility na kailangan nating gampanan, di ba? So, dahil nagtatrabaho tayo, meron tayong ginagawang, sabihin natin, negosyo, ganyan. Yun tinatawag na active income. So, yun yung sinasabi na you work hard for the money. So, yung kabilang line, yung nasa left, nasa right side natin, kung mapapansin nyo, parehas lang siya ng pangangailangan dun sa left side, di ba? So, ang sinasabi dito, kailangan yung pera natin na pinaghirapan, siya naman yung magtatrabaho sa atin. So, ang tanong doon, paano, di ba? So, yun yung sinasabi na ang kailangan natin is yung ma-educate tayo para ma-manage natin ng maayos, di ba? So, meron dalawang if sa buhay natin, di ba? Paano kapag namatay tayo? Sino magpaprotect sa family natin, di ba? Paano naman kapag nabuhay tayo? Paano natin maisusurvive yung pangangailangan natin pagdating dun sa dulo? So, kaya IMG, minumulat yung mga isip natin, yung mga
maling namana natin na kailangan buhayin din natin, di ba? Siyempre, kapag nanatili tayo doon, malamang, pagdating natin sa dulo, medyo challenge, di ba? So, kung makikita nyo sa picture na to, bakit ko ba to na i, ano, bakit ko ba to na ihalimbawa, di ba? Yung bato at saka yung buhangin, tapos yung box, yan. So, makikita nyo dito. Yung bato is nagre-represent na mahalaga. So, yung buhangin nagre-represent siya sa hindi mahalaga. So, may mapapansin nyo dyan, paano kung ang inuna nyo is yung buhangin na nilagay nyo sa box, di ba? Kapag sinunod nyo yung bato, sa tingin nyo magkakasya yan? So, siyempre, hindi, di ba? Kasi, mapapansin nyo dun sa kapag ang inuna nyo is yung bato, tapos ang hinuli nyo is yung buhangin. So, ibig sabihin, sisiksik yan dun sa mga singit-singit na mga bato, di ba? Hanggang sa magkasya siya. So, ang sinasabi ng representative na to, kaya ako isinira sa inyo, syempre, yung mga sa buhay natin, meron tayong mga napapansin na akala natin yun yung mahalaga, di ba? Ano ba yung mga yun? Siyempre, yun yung magplano ka ng mga okasyon, magplano ka ng mga gusto mong bilhin, nagamit, ganyan. Tama naman yun, mahalaga yun. Kaso nga lang, mapapansin nyo, dun sa hindi mahalaga, yan ba yung hindi mahalaga, di ba? Sa hindi mahalaga, papasok dito yung mga pangangailangan natin, katulad ng healthcare, di ba? O ng protection natin. So, yun yung hindi natin nakikita. So, sabi ko nga kanina, kapag ang inuna nyo is yung bato, tapos sinunod yung buhangin ang inuna nyo, tapos sinunod yung bato, maaaring hindi yan magkasya, tsaka hindi yan maisarado. Hindi katulad nung kapag ang inuna mo, yung bato, tapos isinunod mo yung buhangin, so may posibilidad na magkasya yan. Yun sinasabi na dapat makita natin ano ba yung mga mahalaga at saka hindi mahalaga. Ibig sabihin, maintindihan din dapat natin yung salitang mahalaga sa buhay natin at saka yung hindi mahalaga na hindi natin na papansin. So, ayan, kay IMG, tinuturo yung solid financial foundation. Ibig sabihin, kapag nagtayo ka ba ng bahay, isipin nyo may higi. Kunyari, magtayo ka ng bahay, di ba anong inuuna natin? Di ba, poste. So, hindi naman natin pwedeng unahin na magtayo tayo ng bahay, unahin natin yung bubong, di ba? So, walang ganun. So, kaya IMG, tinuturo yung solid financial foundation. So, yan sinasabi sa unang level niya, yung long-term healthcare. Yan, yung HMO, tsaka yung HMO tsaka health card, di ba? So, yung ibig sabihin nito, kapag nagtatrabaho ka ngayon, meron kang trabaho, maganda yung position mo sa company, so, pasok ka dun sa HMO. Pero syempre, yung HMO na yan, hindi yan pang matagalan, di ba? Hindi yan long term. Hanggat nasa company ka, syempre, gagamitin mo yan. Aba, maka-avail mo yan mga yan, di ba? Paano kung wala ka na sa company? Yun yung kailangan natin paghandaan. So, kaya MG, tinuturo din yung income protection, di ba? Yan yung dapat hindi pwedeng sa araw-araw nating ginagawa, wala tayong protection para sa sarili natin, di ba? Yun yung sinasabi na pumapasok to dun sa hindi mahalaga, di ba? Yung healthcare, yan, di ba? Kung pag-uusapan natin ngayon sa panahon ngayon, tatawanan nyo lang yan. Siyempre, pa lalabas o maiisip nyo na hindi pa naman natin kailangan yan. O kaya ang maiisip nyo, meron pa naman akong health card sa company, so gagamitin ko muna yun. Oh. Yun sinasabi na dito papasok yung mga hindi mahalaga. Pumapasok siya sa hindi mahalaga.
So, yan. Eliminate that, yan. Ibig sabihin yan. Yan. Kaya ako doon ginagawa si IMG, mag-educate ng mga Pilipino para maging financially, maging free din ako sa mga, ano, sa mga utang, di ba? Siyempre, kaya nga, ano eh, ma-manage ng maayos yung mga pera na pinaghihirapan natin, di ba? Yan. Kailangan magkaroon tayo ng emergency fund. Siyempre, kapag wala yan, medyo mahihirapan tayo, di ba? Yan. So, ang mangyayari, sinasabi niyan, 3 to 6 months of total expense, 20,000, halimbawa, 20,000 ng income mo monthly, times mo yun sa 3 months, so 60,000. So, kailangan, ganyan yung magiging yung emergency funds mo, di ba? So, investment, yan. Ito yung mga equities, mga assets, yan. Yan. Ang goal niyan, sa retirement fund, pwede mong gamitin yan sa mga college fund, stock fund, mutual fund, mga, ano yan, yung mga liquid, di ba? Pwede mong withdrawin. Pero syempre, huwag mong withdrawin ng mababa yung value. Kasi masasayang lang, di ba? So, kung titingnan natin sa tinuturo niya IMG, yan yung order priority. So, kailangan meron kang investment, meron kang income protection, at meron kang healthcare. So, kung titingnan natin yan, syempre, para makuha natin yan, di ba? Anong kailangan natin? Increase natin yung cash flow. So, ang kailangan natin para ma-increase yung cash flow natin, so, tingnan uli natin yung kanina, yung mahalaga at saka hindi mahalaga. Tingnan natin yung i-assess natin. Ano ba yung mga mahalaga na pwede naman nating maisang tabi? Ibig sabihin, kunyari, gusto mong bumili ng sapatos kasi mahalaga yan eh, para sa'yo, di ba? Pero kung pwede mo naman i-ano ng konti, yung mga tiis-tiis ng konti, di ba? Yung sinasabi dun, kung hindi mo naman kailangan bumili ng mamahalin, gawin mo, di ba? Para makapag ano ka, makapaghanda. So, ayan. Sa healthcare, 7 years mo lang na pag-iipon yan. So, yun yung magagamit natin kapag dating natin dun sa, ano, sa golden age natin. So, ayan. Yung investment, mayroong investment na 18 years na pag-iipon, di ba? So, kung titingnan natin yan, tatlong check, lumalabas, para na yung kape, 3-in-1, di ba? So, ganyan lang siya kasimple. Ang kailangan lang, kapag nag-attend ka ng mga membership orientation niya, hindi mas maintindihan mo kasi realidad na ng buhay ng tao yan eh, nandiyan, kasama na yan. Hindi natin yan pwedeng baliwala yan, di ba? So, yan, share ko sa inyo ano ba yung mga benefits ni IMG. Yan. Kapag nag-member ka kay IMG, yan yung kumbaga sa school, yan yung ano mo, yung tuition fee yan. Yan yung pinaka-tuition fee mo kay IMG. So, makikita mo dyan, meron din siyang renewal, di ba? Every end of December, 1-5. So, bakit, kung mapapatanong kayo, bakit may renewal? Siyempre, pag na-discuss ko yung lahat ng mga benefits sa IMG, maiisip nyo na sa membership na 5,500 is gasino lang ba yung i-renew mo yung ano, account, yung mga makukuha mo pang benefits sa mga susunod na taon, di ba? Kumbaga sa ano, huwag mong ipagdamot yung sa sarili mo yan, di ba? So, yan. I-share ko yung mga benefits ni IMG. Yan, financial education, free gift, yan, access, yan, discount, yan, meron siyang special courses, services, tsaka reward. So, yan, isa-isa na natin. Kapag nag-join ka kay IMG, yung 5,500 bilang isang member, ma-avail mo to. Mag-aaron ka ng
free financial seminar, financial seminar, financial workshop, exclusive financial books. Sabi nga, financial ignorance can make you poor, di ba? Yan yung bilang benefits ni member ni IMG. Kailangan mong i-grab kasi kung sa labas ka, babayaran mo yan, di ba? Another bayad ka na naman. So, kay IMG, isang beses mo lang babayaran yan. Tapos, i-re-renew mo lang yan taon-taon. So, meron din siyang sa benefits number 2, free financial check-up and stay financially wealthy with IMG exclusive financially check-up. Siyempre, hindi lang naman ang chine-check-up sa atin, yung mga kalusugan natin. Siyempre, isama din natin yung kaperahan, di ba? Yan. Siyempre, hindi naman pwedeng puro na lang, paano pag hindi natin titignan yung mga pera natin, pwede maubos yan, di ba? Kasi hindi natin napahalagaan. So, sa benefit number 3, associate planner certification. Kung sa labas, kung i-avail mo yan, nasa 5,000 yan. So, dahil member ka ni IMG, makukuha mo lang yan ng 1,500. So, makikita mo yan. Pag sa ibang bansa, ang regular doon price is 16,000. Pero kapag kay IMG ka, nasa ibang bansa ka, gusto mong gawin yung, gusto mong maging associate financial planner ka, 2,500, diba? So, malaking discount. Ayan. Free gift, diba? Sa unang member mo ni IMG na 5,500, isipin nyo maigay kung talo kayo o hindi. Diba? Sa kapag nag-join ka, yung bilang isang member, yun yung kasama sa mga benefits mo. At meron kang covered ka na kaagad ng 100,000. Siyempre, depende yan sa kung mga position o level na meron ka. Kung tumataas ang level mo, di mas maganda rin yung ano niya, yung personal accident insurance niya, di ba? So attend kayo para mas maging malalim yung kaalaman niyo kay IMG. So benefit number 5, yan, free gift din yan, tingnan niyo. Ang halimbawa nito is yung St. Peter yan. Yung St. Peter, nagma-monthly ka ng sabihin natin mga 700, di ba? Tapos ilang taon ng pangulo ganyan. Kay IMG, magdagdag ka lang ng 500 doon sa 5,500 mo. Ayan, covered ka na nung insurance, di ba? With 24/7 memorial concierge service tie up with Everest. Need to fill out application from subject of underwriting process yan. Yan, katulad nito, syempre ako, inabili ko yan, syempre, mas maganda na yung sigurado, di ba? E magkano lang yan, 500. Hindi ka naman magmamonthly ng 500, di ba? Tapos, ano na, lumalabas, parang lifetime na yan, di ba? Kapag nag-renew ka, kasama na yan sa 1,500 kapag na-renew mo, di ba? So, napakaliit na, ano, na halaga dapat. Bigyan nyo ng ano yan, bigyan nyo ng pansin sa sarili nyo. Ayan, kapag nag-member ka kay MG, kung nagsasalamin kayo, siyempre, dalawang frame sa loob ng isang taon. Number 6 yan. Ayan, pag number 7, benefits, limited consultation to for members, di ba? Pwede kang magpa-check up, di ba? So, sabihin mo ba, isipin mo yung 5,500 mo, malaki na ba yun na mawawala sa'yo, di ba? Pero yung parang pinaka-protection mo, yung pinaka-shield mo, ang dami, di ba? Yan, access. So, attend kayo ng membership orientation o join kayo kay IMG para mas lumalim yung kaalaman nyo. Merong Kaiser, yan, the first name in healthcare, yan.
Merong tatlong klase. Long-term, short-term, at saka senior care. Siyempre, dahil ang tinuturo ni IMG is solid financial condition, dapat dun tayo sa long-term, di ba? Yan yung pang number 8 na benefits. Mas maganda, attend tayo ng o join tayo ng IMG. Yan, kasama sa number 9 benefits, covered life insurance exclusive to IMG members. So, kung mapapansin nyo dun sa mga nauna kong, sa nauna kong video, kasama to sa tatlong investment, diba? 3 investment na meron kay IMG. So, join kasi wag nyong panghilayangan yung 5,500. Ayan, kapag join mo kay IMG, automatic, yung 1,000 doon, nasa investment mo na yan, sa Solidivo Fund, di ba? Kung sa labas mo to gagawin, hindi ka basta-basta makakapag-invest ng 1,000, di ba? Kasi kailangan mo munang umatin ng seminar, kailangan nasa 50,000 pataas yung i-invest mo. Eh paano kung ang pinagkukuha na lang natin ng source is hindi naman ganun kalaki, so maapektuhan, di ba? Medyo hindi natin kakayanin. Pero kay IMG, ginawa niya ng paraan para matulungan tayo, di ba? So yun sinasabing education na hindi yan para sa pangmayaman lang. Yan, exclusive number 11 benefit. All new members with membership fee of 5,500, yan sinasabi ko kanina, automatic yung 1,000 papunta na sa investment, di ba? So ito lagyan mo lang to monthly ng 1,000, at least na ma-practice mo yung pag-iipon mo. Number 12, access to stock online trading platform with pre-investment guidance, analysis, and update. Yan. Kay IMG, kapag nag-join ka, ma-access mo yan ng free. Pero pag sa labas mo yan in-apply o sa gagawin, magbabayad ka ng medyo malaki, di ba? So, yun lang yung benefits mo. So, pag nag-join ka kay IMG, malaki yung marami yung mga pwede mong ma-avail na mga discount, di ba? Number 12 pa nga lang yan. Yan, number 13, access to ozone therapy. Yan, pag gusto mong magpabata, di ba? So, avail mo din yan. Yan, exclusive benefit number 14, IMG Domini Tool Digital Marketing Group. Yan. So, kung titignan nyo yung membership nyo na ginoin, so masasabi nyo ba na lugi kayo? Kasi kung sa labas nyo yan gagawin, mas malaki yung babayaran nyo, di ba? Yan, mayroon pang discount, di ba? Excuse. Yan. Save money on your non-life insurance, di ba? Kung nag-aano kayo ng car insurance, so pwede nyong ma-avail yan sa mga partner ni IMG. Yan, yung mga Mapfre, Malayan Insurance, yan. No? So, maraming partner si IMG na pwedeng na ma-avail ng mga member, di ba? So, kapag gusto nyo kumuha ng bahay sa SMDC, Ayala Land, so, may mga discount kayong makakukuha. Ayan. Ayan. Haven of Infinity. Ayan. So, kung titignan nyo, di ba, makakadiscount din kayo kapag kumuha kayo ng mga package, di ba, na pwede naman na paghandaan na, di ba? So, hindi masasayang yung i-invest nyo o i-join nyo kay IMG. Ayan, may mga discount din tayo ng mga courses. No? Katulad nito,
Jomar Hilario, social media marketing guru, di ba? Number 18 benefits. Alan Ngo, awarding winning email marketer, di ba? So, napakadami. Number 19 benefits. So, meron pa. Siya na sino? Asia's Book Writing Coach and founder of the 90-day book writing challenge, di ba? Pag yung mga anak nyo, gustong, o kaya kayo, gusto nyo mag, ano, mahilig yung mag-write ng, mga book, o gusto nyo mag-aral, so, maka-avail nyo rin yan na, makaka-discount, di ba? Pag member kayo niya, IMG. So, Alan Ngo, yung founder of the number one real estate blog in the Philippines. So, ayan. Number 21. So, ano pa yung iba, di ba? Number 22. Pagka member ka ng IMG, kung gusto mo mag-aral, o yung mga anak mo, pwede niyang i-avail yung discount, di ba? Short courses, may certification, o. Higher education, may diploma, di ba? Meron ding service. Number 23, benefits. So, Everest Memorial Service. So, kung titignan nyo, halimbawa, si Juan, nag-member kaya IMG ng 5,500. So, kung titignan mo, sabihin natin, nag-BTL siya, yung Back to the Lord. Anong mangyayari sa family niya? Kung hindi siya nag-join, malamang medyo mahihirapan yung family niya. Pero dahil nag-join siya, gusto niya maprotektahan o hindi mapahirapan yung mga maiiwanan niya, in-avail niya yung fidelity, di ba? So, halimbawa, namatay si Juan. Ang gagawin, yung ano niya, yung beneficiary niya, natawagan lang yung number na to. Ngayon, si Everest ang kokontak ng mga madi-discount na ng mga funeral, di ba? Siya yung magpapaayos. Parang ang labas nito is, naging ano mo siya, naging pinakamabilis mong access, di ba? Parang utusan, di ba? Halimbawa, yung pamilya ni Juan, wala naman hawak on the spot na pera. So, hindi sila maghahagilap agad kasi si Everest, ang gagawin niya, dahil member siya ng, si Juan, member ng IMG, yung naalala niyo yung benefit doon sa ano doon sa fidelity, di ba? So magkano yun? 50,000. So si Everest ang gagawin niya, doon niya kukuhanin yung pwedeng gastos eh nung ni Juan. Eh pagka kinulang pa siya o meron pa siya, di ba? Yung personal accident insurance, no? So yung family ni Juan, titignan niyo, hindi na siya ano, hindi na siya mahihirapan kasi meron siyang naiwanan na magandang ano sa kanila, kahit na sabihin na natin na ayaw niya pang matay, pero dahil na ang buhay natin hindi natin hawak, di ba? Kaya nga kung titignan niyo yung 5,500, dapat nga hindi niya ipagdamot sa sarili niya eh, kaya niyo nga bumili ng halagang 6,000 na material na bagay, di ba? After ng 1 year, wala namang mangyayari, maluluma lang. And benefit number 24, asset prep, ano, preservation service. Pagka meron kayong mga ari-arian na gusto nyong pag-isahin, kailangan ano, ipasok nyo na siya dito para pagka kunyari, nawala yung magpapamana, hindi na mahihirapan yung mga anak na ayusin yan. Kasi kapag kunyari hindi niya naiayos ng tagapagmana, kunyari mayroong bahay, mayroong pera, mayroong lupa, eh bawat transaction yan, mayroong tax yan, di ba? So
Yan yung benefit ni IMG na ngayon hindi mo siya ma-appreciate. Pero kapag tumatakbo yung araw-araw na sabihin natin buhay natin, doon mo siya maintindihan, di ba? Ayan, so kapag meron ka mga kakilala na gustong kumuha ng sasakyan, i-refer mo siya kaya IMG kasi makaka-discount ka. So, kung hindi sila member at ikaw ay member, sa'yo papasok yung mga discount, di ba? So, yan, number 26. Yan. Exclusive product and services. Yan yung sa Globe. Yan. Rewards. O, meron ding rewards ka IMG, di ba? Be in financial industry. Own a business. Become a financial educator. Own your time. Online system. Help families. Achieve the income you want. Become debt-free. Yeah. So, yan. Diyan ako. Siyempre, gusto kong mabayaran yung mga pagkautangan ko, di ba? Ganun yun eh. Siyempre, makatulong muna. Yun muna yung mission na gagawin natin. Mag-educate ng mga families. Yan. Kasama sa rewards ng IMG, yan, mga vacation, cruises, convention, yan. Convention, yan. Naka-attend ako yan. Convention, talagang hindi mo pang hihinayangan yung binayad mo dyan kasi sobrang marami kang mapupulot na mas lalo kang ma-educate. Ayan, katulad ngayon, meron siyang meron siyang convention na gagawin. Yun yung dahil COVID, meron siyang online webinar, di ba? So maraming paraan na para hindi natin sabihin na hindi pa ngayon, wala pa akong pera. Normal 'yon na ganun. Pero dapat meron tayong kailangan gawin, di ba? 'Yun yung mahalaga at saka hindi mahalaga. Yan. Kapag member ka ni IMG, yan, yung mga world class recognition, so yan yung number 29. So, number 30, may free silang HMO coverage, di ba? Kapag ginawa nila yung business. Siguro napaisip kayo, ano yung business? Join IMG para mas maintindihan nyo, mas lumalim yung kaalaman nyo. Alam ko, number 31 na to. Yung sa Palawan, kasi partner rin ni IMG, si Palawan. So, kung titignan nyo, pinapadali niya yung sistema, di ba? Yung sistema ng buhay natin. Hindi na tayo mahihirapan. When it comes to our finances, everything feels uncertain. Paydays become glorious days that we keep looking forward to. Setting our dues aside. Hello, Kuya. Sige po, pababa na po. Saving becomes a second thought. Sige guys, ako nang bahala. Comfortably spending for the now, living beyond what our pockets can afford. Are you ready to move forward? Stop the cycle of financial instability. Break the culture of spend now, worry later. Waiting for the right amount of cash for your emergency needs. Ay, parati na lang tayo. Ganyan talaga ang buhay. Welcome to IMG, sir. Financial ignorance is very expensive.
Be financially educated. Get your financial coach now. Truly Peacemakers, empowering people, transforming lives. Santiago, big time! O Dong, pakikuha mo yung mga pinamili natin at bukas mag-shopping ulit tayo, ha? Hanggat kaya ng kanyang credit limit, sasaid din talaga niya ang kanyang credit card. Hello, Mare. Kamusta? Good afternoon. Ay talaga, may sale. Kasi maganda yung work ko. Manager ako sa isang malaking company and I earn well, 6-figure income. So, tapos marami akong bonus, mayroon pa akong stock option. So, yun yung mindset ko talaga na hindi ako maubusan ng pera. Pero tulad din ng mga na-addict sa shopping, namroblema si Feli. Lalo na nang mawalan siya ng trabaho. Ang dating big time, baon sa utang. Came to a point na yung bahay namin, yun, hindi namin mabayaran. So, nakatanggap ako ng demand letter. So, yun yung ano, turning point talaga dahil syempre matakot kami na mawalan kami ng bahay. Tsaka yung kahihiyan kasi yung dalawa kong anak parang nasa Lasal. So, 500,000 sila every year. Taong 2007, natutunan ni Feli kung paano wawakasan ang pangungutang. Ang IMG ang naging paraan para muling makabangon at makapagbayad ng mga utang si Feli. Ang dating big-time spender, natutong mag-save o magtabi ng pera mula sa kanyang kinikita sa IMG. Never felt like you were dreaming, just to find that you're away. And the magic that's around you can lift you up and guide you on your way. I can see it in the stars across the sky. Dreamt 100,000 dreams before, now I finally realize. You see, I've waited. Si Feli Santiago, ang dating baon sa utang, Executive Vice Chairman na ngayon ng IMG. I'm Feli Santiago and I'm proud to be a part of IMG. I believe. Sabi nga ng Amerikanong bilyonaryong si Bill Gates, hindi pagkakamali ang isilang sa mundo na ikaw ay isang mahirap. Ngunit ang maging dukha habang buhay ay isang pagkakamali. Bagay na naging panuntunan sa buhay ng mag-asawang Malvin at Christine Leano. Kapwa high school lang ang tinapos ng dalawa. At maswerte namang nakapasok bilang manufacturing operator sa Intel, isang kilalang paggawaan ng computer at mga accessories nito sa Pilipinas. Hanggang sa taong 2009, nagsara ang kumpanyang ito at kabilang si Mavin at Matin sa mga nawala ng trabaho. Nagtayo sila ng internet cafe mula sa nakuhang separation pay sa kumpanya. At 2 years after nag-start na siya na bumaba yung income namin, bababa ang presyo, electricity, tumataas. Kinakapos ang kita ng kanilang negosyo sa mga dapat nilang bayaran sa araw-araw at nangangambang maapektuhan maging ang pag-aaral ng dalawang anak na nasa private school. Natakot si Matin sa maaaring kahinatnan ng buhay ng kanyang pamilya, lalo na ang paglabo ng pag-asang matustusan ang malaking tuition fee ng dalawang anak. Hindi kami pinanganak na mayaman, hindi kami nakatapos ng college. But ayaw naming ganun din ang mayari sa mga anak namin. So, IMG is a big blessing talaga. Pangambang tila pinawi naman ng isang hindi inaasahang biyaya
So nung dumating IMG, syempre hindi ko siya maintindihan pa sa umpisa. Kasi nga ang focus ko is on the business sa internet cafe namin. Pero ito pala yung big blessing na binigay sa amin ni Lord after nung company namin. Sa marriage encounter na kanilang dinaluhan, nagbukas ang pintuan ng International Marketing Group. Naging bahagi sila ng IMG taong 2010. Nagtuturo ngayon ng financial literacy ang mag-asawa sa mga taong gustong makawala sa kakapusan sa pera. Bagay na ni sa hinagap ay hindi nila inasahang mangyayari sa kanilang buhay. Wala na ang pangamba para sa edukasyon ng kanilang mga anak at hindi na muling nabitin sa pera ang mag-asawa. May sapat na silang ipon at nakakalipad pa nga sa ibang bansa. So dati ang pangarap na namin pumunta ng Baguio. With IMG, around Asia ang dami namin narating. Sino nga bang mag-aakala makalipas lamang ang isang taon ay tuluyang magbabago na ang takbo ng kanilang buhay? Ako po si Mary Christine Leano and I'm proud to be a part of IMG. Opinion. And anchor yourself that truly matters. So, IMG, yun yung convention, yun yung mga financial class. So, maraming salamat sa pagtapos o panonood ng video na to na makatulong ako sa inyo ng malaki. And email nyo lang ako kapag gusto nyo makareceive ng e-book, yun yung aking mga number, message nyo lang ako. Tapos, syempre, yun yung mga link, huwag niyong kalimutan na i-click sa Google, di ba? So, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa panonood. And, yan, huwag niyo ulit kalimutan na i-like, subscribe, click yung bell. Siyempre mag-comment at saka i-share. Pa-share niyo para mas makatulong tayo. So, ganito na lang. Bye-bye!